Hello guys, dito ko to i-upload kasi alam ko hindi manonood yung mga kapatid ko. Day to day is October 25, so ready na sana ako mag-live sa Facebook. Then, syempre, alam mo yung updated ako sa birthday ng mga kasamahan ko, and then hindi ko na-realize na birthday pala ng papa ko. Although patay na siya, wala na siya guys, matagal na. Iniwan niya kami noong December 2019. Iiyak talaga ako. Hindi ko talaga mapigilan. Ganda pa ako umiiyak. And, wala ko iba makausap. So, nag-record na lang ako ng video para at least parang may kaharap ako, may kausap ako ba? Alam mo yun. Yung, kaulad yung mga kasamahan ko. Pinasaya nila ako kayo na kaso. Hindi ko talaga mahalo. Kasi alam mo yung October 24 na sayang-saya kami. And then, 25 ulit, may birthday naman ng mga kilala ko. Tapos, alam mo yung hindi ko malang maalala na birthday pala ni Papa. Although, wala na siya. Matagal na siyang wala. So, alam mo yun na tagal naman kasi na hindi namin siya nakasama. Isipin niyo yun na after 30 years ako kami nagkita. Kung wala kayong idea kung ano yung sinasabi ko, tingnan niyo sa first uploaded video ko dito sa YouTube na maiintindihan niyo yung nagdibdib ko talaga. Maiintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Tapos, today, naalala ng mga kapatid ko. Siguro, I was just so busy. Tapos, nag-stories yung kapatid ko. Ano siya ng kandila. So, nakita ko yung caption. Sabi ko, birthday pala ni Papa today. Sabi niya, oh, hindi ko maalala. Siguro, na ano ko, wala naman akong galit sa kanya. Kasi alam mo yun na, ayoko na magtanim ng sama ng loob sa kanya kasi ay hindi dahil din naman na hindi kami hindi kami nagkalayo. Wala rin naman kaming anything ngayon. Simbolang wala kami ngayon. Pero alam nyo yung narecall ko lang lahat na karamin sa sobrang sikit talaga ng dibdib ko ngayon. Yung naalala ko lahat ng nangyari nung kabataan ko. Yung, alam mo yung hirap ng pinagdadaanan namin. Tapos, yung, isipin nyo yun guys, 30 years bago kami nagkita ulit. Siguro, basta ako lang naman kasi nalaman yung wala na siya na sobrang proud siya sa amin kasi kahit wala siya, ang layo ng narating namin. Yung, kahapit na hindi ko talaga maroon sobrang sikit ng dibdib ko. Kaya, kahit ano, alam mo yung, March kami nagkita kasi na punta siya sa ospital ng mga sundalo dito sa Manila. Sinaoperahan siya. So, yun yung time na nagkita kami. I'm just also, I'm happy na sa tinagal-tagal ng panahon, nagkita kami. Kasi ang tagal yung, alam mo yung, sobrang tagal, elementary ako. Hindi ko naman hinahanap actually yung magkaroon ng father figure or ano. Parang gusto ko lang naman din kahit paano na may matawag kang ama. Yung lumaki kami lahat, wala talaga kaming matawag na ama. Hindi naman nagkulang yung mother ko sa amin. Hindi niya kami pinabayaan, dami namin eh. Hindi niya kami, bali, apat kami na anak ni kay mama. Sakit talaga. Sobrang sikit ng dibdib ko ngayon. Kaya ko siya nilabas ngayon kasi nga parang bumalik kasi sa fresh lahat ng na... Isipin nyo yun guys na sa loob ng 30 years, wala siyang ano sa amin. Kumbaga pinanganak lang kami dahil sa kanya. Pero yung ambag niya sa buhay namin, yung lumaki kami, wala. Hindi ko naman inano yun kasi si mama hindi nagkulang sa amin. Minsan hindi kami namalimos, hindi kami pinamigay. Yung nakayanan ni mama, itaguyod kami kahit tirap-tirap na siya. Kaya lumaki ako na talagang pinapakita ko sa kanila na strong akong babae. Kasi ako yung panganay. Gusto ko na So, yeah, nagsikap ako. Ang dami kong pinagdaanan na marami akong pinagdaanan na hindi ko alam na magawa ko yun para sa pamilya ko. Minsan ko nang sinakripisyo ang sarili kong kaligayahan para matupad yung mga pangarap ko para sa kanila. Hindi naman ako nagsisi doon. Kasi para sa aking pamilya, alam niyo yung ginibap ko yung buhay ko sa Amerika.
para lang dito ako sa Pilipinas, malapit ako sa kanila. Masarap, maganda na yung buhay ko doon eh. Ang tutusin din ako uuwi. Yung parang gusto ko nakukuha ko. Pero wala pa rin mga kalaay ko, kasama mo yung pamilya mo. Kaya umuwi ako dito. Natapos ng almost 5 years. Kaya ano, wala akong pinagsisihan kasi malapit ako na napalapit ako sa pamilya ko. Naktupad ko lang yun na magkaroon kami ng sarili naming bahay lupa. Yung, alam mo yung masabi mo sa akin, yung masabi mo sa iyo, wala kayong karapat ng palayasin, palayasin kami, mga ganun. Lahat naman, ang dami namang magandang nangyari, kaya din dun ko tinitimbang na hindi na ako magagalit sa kanya, kasi kung hindi nangyari yun, siguro walang wala kami. Eh, marami lahat nangyari na maganda. So, mas pinipili ko yung mga magagandang nangyari kaysa hatred yung ano. Kaya lang, alam mo yung March 2019 kami nang kita, and then, namatay naman siya ng December 2019. Imbis ready na akong patawarin ko siya, mag-usap kami. Alam mo yung ano, kasi alam mo yung mayakap mo siya, ano, masabi mo pa, ganun, alam yung mayakap mo siya, masabi mo na, sorry, kasi ang dami kong nasabi sa kanya yung hindi maganda, kasi marami din akong nalaman, pero hindi ko alam mo yung totoo. Alam mo yung, linak ko siya, nagpalit na siya ng number, natawagan niya ako, pero binablock ko siya. Message siya sa Facebook. Sabi niya, Dai, I love you, Dai. Hindi ko siya nireplyan. Tapos, nagsend siya sa akin ng Mama Mary na, yung nakaganon. Sabi niya, I love you, Dai. Hindi ko siya nireplyan kasi, alam mo yung nangingibabaw yung galit ko ba. Tapos, December, miss ready na akong, ano, para kahit pa paano sa Christmas na 2019, mapatawad ko siya. So, wala eh. Uli na. Binalita na lang ang binsan ko na wala na siya, na maril daw siya. Alam mo yung, kita, hindi ko siya nakita sa personal na doon talaga nung mandusay. Ang nakakita, na doon is yung kapatid ko na si Ethel. Yun yung anak niya doon sa pangalawa niyang babae. Nakita ko lang yung itsura niya sa Facebook, nakahandusay, binaril. Tapos, nung inistok ko yung profile niya, a day before nangyari yun, grabe, sige, shinare niya yung ano, yung picture nila ng kapatid ko. Yung kapatid ko talaga, na ano, anak kay mama, yung kambal. Kasi may kapatid ako na kambal. Shinare niya yun. So, ibig sabihin, bago siya namatay, iniisip niya kami. Kaso hindi naman kasi siya showy. Hindi ko naman din kasi akalain na kukunin siya sa amin ng gano'ng kadali eh. Ilang buwan lang, di ba? March, nagkakita kami at magaling siya. Tapos ano, tumira siya dito sa bahay ng isang buwan. Kaso hindi ko maramdaman na, alam mo yung, gusto ko lang naman itanong niya sa akin, itanong niya sa amin how we survived na wala siya. Itanong niya kung paano kami nabuhay, ulit pa namin nun eh. Lumaki naman ako, hindi naman ako galit, nagtanim na galit sa kanya, pero alam mo yung hiniling ko rin na one time, makita ko siya para masumbatan ko naman siya. Isipin mo, wala malang isang taon, kinuha siya sa amin, hindi sila hindi ko na siya patawarin. So, nag-fly kami ng Davao kasama yung kapatid ko lalaki yung sumunod sa akin. Anak niya ninyo na hindi pa niya nakilala. Kasi hindi siya pumunta ng Cebu para makita yung kapatid ko lalaki. Kaya yun ang isa ko sinumbat sa kanya. At kung mahal mo kami, dapat nag-effort ka na makita yung anak mo lalaki. Pero hindi siya pumunta ng Cebu kaya ako galit na galit sa kanya. Kasi hindi siya nag-effort. Sa anak naman niya doon sa pangalawa niyang kinakasama, hindi naman ako galit sa kanila, tanggap na tanggap ko sila bilang kapatid ko. Kahit si mama, tanggap din naman sila ni mama. Kasi pinapaintindi ko naman sa kanila na
hindi sila naghiwalay ni Papa. Please, wala kaming buhay na ganito ngayon. Siguro walang-wala din kami. Pinapaintindi ko na kalimbawa naman na sila pa rin. It may be na yung dalawang kapatid ko, siguro kilala niyo naman na dahil nag-upload na ako ng first ever video ko, meron siyang dalawang anak dun sa pinakasama niya, kaso wala na din siya. Kumbaga naon na siyang kinuha, sumunod si Papa. Wala na silang magulang. Hindi naman kami nagtanim ng galit sa kanila kasi sa unang-una pa lang, hindi naman din nila pinili na mangyari yung ganun sa kanila, hindi ba? Sino naman ang gusto na mangyari yung ganun? Kaya kung ano yung kasalanan ng magulang, hindi mo naman kailang inama yung anak. Natanggap ko sila, mahal na mahal ka sila. Kasi hindi ako ganun tao, kahit maldita ako, pero deep inside, sobrang mahal na mahal ka sila. Siguro yung iba, yung ibang kapatid ko. Hindi siguro nila naramdaman kasi lagi akong galit sa kanila. Kasi gusto ko kasi na maging strong sila, kasi hindi pwede lagi lang silang makasantal sa akin kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Ano mangyayari sa akin? Ano mangyayari sa kanila, diba? So, I want them to be strong and makatayo sila ng, sa sarili nilang paa. So, yun ang inaano ko. And, masaya naman ako kahit papaano, pero alam mo yung bumalik lang kasi fresh na fresh talaga yung memory, even though 2019 pa yon. So, nilibing si Papa sa Davao. Nilibing si Papa sa Davao. Sanghul siya namatay. Transport yung ano niya, katawan niya punta sa Davao. Kasi, sa akin, tinanong din naman nila sa akin. Ayoko kasi yung time na yon is sa side sa Davao, sa side ni Papa. Is tinatanong sa akin. Iusap sila sa akin na ako ang magdesisyon kasi ako daw yung panganay, mga kesyo ganito, ganyan. Ayoko pa yung gamitin yung gano'n na word na ikaw yung legit na anak. Alam mo yung gano'n? Ayoko kasi talaga yun. Pero lagi nilang ginagamit yung mga gano'n. Ayoko ng gano'ng word. Sabi na ako ang magdesisyon kung saan nga ba ilibing si Papa. Naisip ko naman din na kahit sino, gusto mo naman din mabalik kung saan ka talaga pinanganak. So, nag-ano din ako sa kanila, kinausap ko rin yung nasa Bohol, kasi sa Bohol na sila nakatira, sila Papa, tsaka yung dalawang anak niya. Doon na lang sa Davao, nag-agree naman din sila. Wala naman akong masabi sa mga ugali nila, mabait sila, kaya hindi sila mahirap mahalin din. So yun, kaya wala naman na, shinir ko lang talaga kasi alam nyo yung ngayon, yesterday. Wala talaga, gusto ko lang talagang umiyak. Gusto kong umiyak, magdamag. Kasi yun, dami-dami kong gustong sabihin. Ang dami kong gustong sabihin. Sana kay Papa. Kasi wala na eh. Hindi ko na masabi sa kanya yun. Pero isa lang yung masasabi ko sa ngayon. Kung aminin ko, wala naman akong trabaho, hindi ko kayang sandalan ng mga kapatid ko kasi ibang kapatid ko may trabaho na. Pero, isa lang masasabi ko sa kanila, mahal na mahal ko sila. Kaya lang ako nagagalit din sa kanila kasi may mga mali silang bagay na ginagawa. Gusto ko kasi na maging tama yung buhay nila, maayos yung direksyon ng buhay nila. Kasi, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Kaya yun, karabing sikip talaga ng dibdib ko. Kaya kanina, magla-live sana ako sa Facebook. That is, I think, mga 3 minutes before 9. Nakita ko yung stories ng kapatid ko. Doon ako naiyak kasi nga, naalala ko pa yung birthday ng iba. Kasi sa birthday ni Papa. Siguro nga dahil wala naman kaming memories being together. Masaya kami. Wala eh. Wala talaga. Alam mo, nandito nga siya ng birthday ko naman halos maramdaman. 1 month siyang nandito sa amin kasi kailangan niyang magpagaling at saka kailangan niya dun sa therapy niya, malapit lang dito. Hindi ko masyadong maramdaman yung presence niya. Siguro lang kasi nahihiya siguro siya. Sa ako lang nalaman kung gano'n siya kaparoon sa amin nung patay na siya kasi pinagmamalaki yung mga anak niya. Siguro kasi nga, alam mo yung literal talaga na matutulog ka na wala kang kinakain. Ganun kami talaga before. Yung dingding ng bahay nyo, isa ako.
Pero so far, yung bubong naman is yero naman siya, kaso yung dingding lang talaga isa ako. Nag-high school ako, ganun yung bahay namin. Nahiya ako magpapunta ng mga classmate ko. Alam mo yung, oo na, ano ko yun? Siyempre, bata ka pa. Yung iingat ka sa mga classmate mo na yung mga bahay din ang gaganda. Nahiya ako tumanggap ng bisita. Ibig sa maniligaw ko, nahiya ako mapunta sa bahay. Mamagit ako ng high school, ganun. Nang college ako talaga, pinaghirapan ko. May nakilala akong tao na nang tumulong sa akin. Kaya inayos ko yung pamilya ko bago ako nag-fly sa ibang bansa. Sa Palaran. I was, ano, magka-21 na ako ng time na yun. Sipin nyo yun, pumunta ka ng Amerika, 21 years old. Wala kang kalam-alam. That was before. Wala pang, hindi pa uso yung mga online-online na communication. Sobrang hirap. Sobrang hirap sa pakiramdam na malayo ako sa kanila, pero sinikap ko talaga yun dahil gusto kong umangat kami sa buhay. And so far, naging okay naman kahit paano, nagkaroon kami ng lupa at bahay na talagang maamin. Which is yun sa Cebu na masabi kong pwede ko siyang ipagmalaki. Kahit hindi man ganun kaganda yung bahay namin. Siyempre, literal na kubo kasi nasa probinsya ka, pero nakita ko sa mukha ni mama na sobrang saya niya kasi meron na siyang sarili niyang matitirhan, yung pwede niyang ipangmalaki na amin to, kasi walang-wala talaga kami. Kaya, ano, simple lang din naman kasi ako. Simpleng tao lang talaga. Makita ko lang masaya yung pamilya ko. And, sipin mo yung almost 5 years ako sa Amerika, pero ginibap ko yung buhay ko doon. Ginibap ko talaga, amoy ako ng Pilipinas. And, even though, nagkaroon ako ng invitation na pumunta sa embassy para sa anuhan ko sa aking ano status, hindi talaga ako pumunta kasi nga pag uwi ko dito meron akong pamangkin na maliit pa. And masaya ako kasama ko yung mga kapatid ko, gusto ko rin silang i-guide na maging okay yung buhay nila. So mas pinili ko na makasama yung pamilya ko kasi nga for me being with your family is priceless. Okay na eh, simple lang yung pangarap ko, karoon lang kami ng ano sarili naming bahay at lupa. Saya na ako para doon kasi kahit papaano meron akong gamot at maibigay ko sa pamilya ko. Yun. Kasi galing talaga sa wala, as in walang-wala. Masabi ko na, alam mo yung lumaki ka na wala kayong kuryente, wala kayong sariling tubig, wala kayong sariling kuryente, wala nga kaming TV, even radyo. Alam mo yung talagang sobrang ano, walang-wala talaga. Kaya nung nagkaroon man kami ng ganoon, nung umalis na ako, yun na yun, contento na ako, sabi ko enough na, uwi na ako ng Pilipinas, gusto ko makasama yung pamilya ko. Ngayon, even though wala akong trabaho ngayon, sakto lang, pero masaya ako kasama ko sila. Minsan, alam mo, meron pa akong isa pang ano na hindi ko talaga sinasabi sa kanila. Hindi ko alam kung sakit ba to or what, pero alam niyo yung pag mahiga na ako and matutulog na ako, nakakalimpungatan ako kasi hindi ako nakakahinga. Alam mo yung pipikit na sana ako, pero parang it's something like hindi ako nakakahinga. Like few seconds, talagang hinihingal ako. Pero wala naman ako nika. Yun yung problema ko talaga. Alam mo parang nakalimutan mong huminga. Parang ganun. Yun yung nangyayari sa akin lately. Siguro isang taon na. Hindi ko alam kung ano yun eh. Parang basta pag matutulog ako, magugulat ako kasi parang maaalimpungatan ako na hindi ako nakahinga. Nagsiguro like 5 seconds na parang, ay, alam mo yung ganun, na parang kang sinasakal. Yun, ganun ang nangyayari sa akin. Kaya ako natatakot para sa pamilya ko. Hindi naman ako natatakot para sa sarili ko eh. Wala na akong dapat patunayan na nakapag-travel na ako kung saan saan. Kahit dito sa Pilipinas, kahit pa paano, napuntahan ko naman na yung gusto kong puntahan. Masaya naman na, naging masaya naman ako. Wala na akong ibang hihilingin para sa sarili ko, pero natatakot ako sa para sa pamilya ko. Kung if ever may mangyari sa akin, sino mag-aano sa kanila, sino mag-guide sa kanila. Kasi kahit pa paano, nakikinig naman sila sa akin. So yun, natakot naman ako para sa kanila. Kasi kahit matanda na rin sila nagkakamali, talaga sila, masyado akong perfectionist. Kaya, ano, takot ako na magkamali na naman sila dahil wala masasabi sa kanila. Nandito kasi sila sa poder ko. And yung isa kong kapatid, may asawa na siya.
bumukod na, which is masaya ako para naman makatayo siya sa sarili niya pa. Masakit lang talaga, as in tinan yung nagdadrama ako dito, no, kasi nga wala man akong ipang makausap, kasi hindi ko alam kung halimbawa may kausap ako, iiyak ba ako ng ganito. Kaya mas okay na nire-record ko na lang, mas nakikita ko yung sarili ko na parang may kausap ako. It feels good actually na umiyak ako, na parang may kausap ako. Ayun na ano, mahirap din kasi pag i-upload ko siya sa Facebook. Parang ano, basta. Tapos, alam ng mga followers ko sa Facebook, masayahin akong tao. Oo naman, masayahin naman akong tao talaga. Kaya ayaw kong i-ano, even may dinadamdam ako, masama yung loob ko, or ano, pinipilit kong mag-live kasi kahit paano, nawawala talaga yung ano ko, nawawala yung sama ng loob ko. Pero ngayon lang talaga hindi ko siya napigilan kasi naaalala ko lahat. Alam mo yung, sana man lang nagkaroon kami ng happy memories. Kaya hindi ko siguro matandaan yung birthday niya kasi hindi naman kami nagkasama na nag-birthday siya. Walang ano, yung kahit nga yung dalawang kapatid ko na anak niya dun sa kinakasama niya before, hindi ko halos matandaan yung birthday nila kasi nga hindi naman din kami nagkasama na nagbe-birthday silang kasama ako. Kaya ang natatandaan ko talaga, aminin ko yun, yung sa mga kapatid ko lang na nandito na kasama ko kasi nga, syempre, meron kami mga happy memories and then the birthday na nagsa-celebrate kami parehas. Ayun, kaya hindi ko siya makalimutan. Kaya siguro, hindi ko maalala yung birthday ni Papa kasi nga, wala naman din kami memories na kasama ako dun sa birthday niya, even yung ano, dalawang kapatid ko. Pero sa mga magtatanong kung nasaan yung dalawang kapatid ko, okay naman sila. We are in a good terms. Kasi nga, pinaano ko naman din sa kanila at pinaliwanag ko rin sa iba kong kapatid na mas matimbang yung mga magagandang nangyari sa amin kaysa naman dun sa mga pangit. Kasi yung experience lang naman namin na pangit is yung time na umalis si Mama kasi may hindi na pagkakaintindihan at may iba na si Papa. So, mas pinili ni Mama na umalis na lang doon. Kasi yung time na yung lola ko talaga is laging kinukontra si Mama kung ano-ano, wala siyang kakampi. So, even siguro sino, pag nakikitira ka dun sa inlo mo, at wala yung asawa mo, and then it feels like na pinagtutulungan ka na ng lahat, buntis ka pa, alis ka na lang talaga, uwi ka kung saan ka nang galing, para alam mo doon na rin nakakampi. So, naiintindihan ko yung sa ni Mama, kaya matagal din na hindi napatawan ni Mama. Matagal yun na, ano, yung alam mo yung pinapaintindi ko pa sa kapatid kong lalaki. Kailangan pang tumaas yung boses ko para makinig sila sa akin. Sinasabi ko na marami namang magandang nangyari sa atin. Hindi tayo magiging ganito kung hindi nangyari yun. Kaya, ayun. Karabi ang sikip ng dibdib ko. It feels like na may kausap pa ko. Nagigita ko yung sarili ko. I-upload ko sana sa Facebook to, kaso lang, baka magka-problema. So, dito na lang sa YouTube, kasi nakapag-upload na ako before. Di naman nagka-problema yung account ko. Sa mga tao dyan na, alam niyo yung may hatred kayo dun sa tao, huwag niyo nang ipairal yung galit. Ipairalin niyo na, timbangin niyo muna. Kung halimbawa hindi kayo naging ganito, ganyan, may maganda pang mangyari, kung tinimbang mo lahat-lahat, kung nangingibabaw yung mga magagandang nangyari, mas okay. So, parang, kalimutan mo na. Oo, kasi nga, take it from me, na mas pinapairal ko yung galit ko, and then even already na sana akong kausapin siya, it's too late naman na, kasi namatay na siya eh. Okay, alam mo yung mas masakit na, bigla siyang namatay, bigla siyang nawala. Mas matanggap ko pa yun na parang may dinaramdam yung tao. Kasi parang may time ka pang, alam mo yung may time ka pa nakausapin siya, mayakap siya na gano'n. Kaso wala, hindi ko na siya pwedeng yakapin. Gusto ko siya yakapin, guys. Kaso pwede ko ba mayakapin kasi nakabaong na, di ba? Gusto ko siya yakapin talaga, promise.
gusto ko siyang yumapin. Sabihin ko, mahal ko din siya. Kaso hindi. Gusto ko siyang yakapin sana. Kahit man lang sana yung, alam mo yung maramdaman ko yung katawan niya. Yakap ko siya. Alam, gusto ko sana. Gusto ko sana ganun. Kaso hindi naman na pwedeng yakapin eh. Kasi nakita ko na lang sa kabahang na hindi na siya pwedeng maksan. Ang sakit sobra. Sobrang sakit talaga. Parang hindi ako makakahinga ngayon. Gusto ko sana talaga na mayakap ko siya. Kasi nung umuwi siya ng Cebu, I think, dalawang beses ko lang siyang nayaw ko. Yung time na nagkita kami sa ospital, that was the first time na nagkita kami. After 30 years, doon siya sa ospital. Yun yung ano, yun yung first na nagkita kami, yakap ko siya. Tapos, second na niyakap ko siya. Yung umuwi na siya ng Cebu, hinatid ko pa siya sa airport noon. I mean, umuwi siya ng Bohol. Ang balak sa, oh yeah, Cebu kasi yung ano niya, tapos nag-Bohol siya. So, umuwi siya ng Cebu, and then Bohol. Doon ako sa mama, lalo yung loob ko kasi hindi siya pumunta sa kapatid ko ba. Kasi siya nakita. And isipin mo rin na, hindi man lang sila nakita ni mama para magpapatawaran sila. So, after 30 years, dalawang beses ko lang siya nakita. Yun yung una nakita kami. Tapos, yung last, yun na pala yun. Yun na pala yung last. Kaya, alam niyo, kung may mahal kayo, ipakita niyo at paramdam niyo sa kanila na mahal mo sila kasi hindi mo alam kinabukasan wala na sila. Then maybe it's too late na, and maybe it's too late na sabihin mong mahal mo siya pero wala na, kinuha na siya, hindi ba? Kaya yung may papayo ko talaga, huwag mong ipagpabogas yung kaya mong gawin ngayon. And, sabihin mo sa tao, mahal mo siya. Huwag kang magsawa na magsabing mahal mo siya. And you cared for that person. Sabihin mo, mahalaga ka sa akin. Ipakita mo at paramdam mo mahal mo siya kasi hindi mo alam kinabukasan wala na siya. Yun yung pinagsisiyan ko. Kaya pag ako, uwi ako ng Cebu, kita ko si mama, yayakap ko talaga siya, kinikis ko siya. Hindi ako ganun ka-affectionate pag ano kasi parang parang hindi lang kami sanay magkapatid, ma'am, parang hindi kami ganun ka, ano, pero nung nawala si Papa, parang natauhan ako na dapat kong iparamdam at ipakita dun sa mga tao, mahal ko sila, iti-treasure ko sila, kasi hindi natin alam kinabukasan, wala na pala sila sa atin. Yun, dun ako natauhan, kaya kung kayo, meron kayong dinadamdam, galit kayo sa tao for a reason na hindi niyo kaya, maybe, hanapin niyo sa sarili ninyo, hanapin niyo sa puso ninyo na patawarin sila. Tayaan mo, kasi baka naman one time magsisi ka na lang. Saka mo naman kasi ma-realize na mahalaga yung tao kapag wala na sa'yo. So, yun yung may papayo ko So, yun yung may papayo ko sa inyo na huwag yun yung ipairal yung ano, galit sa puso. At saka ipakita mo palagi, i-express mo palagi yung pagmamahal mo. And kung kaya mo magsabing I love you, sabihin mo araw-araw, mahal mo siya. Ayoko magaya kayo sa akin na kinanain ko yung galit ko. Huli na nung nagsisina ako. And sa mga tao naman siya na makapanood dito, huwag kayong mawala ng pag-asa if ever meron kayong hinahanap na tao na matagal nyo nang hinahanap. Kasi alam nyo, hindi ko rin akalain na after 30 years magkikita kami. And meron pang plus 2 kasi may dalawa pa akong kapatid pala. Oo. So, kukalain yun. Nang dahil sa Facebook, hinanap nila ako sa Facebook. Nakontak nila ako. Pero it took a while kasi nasa message request, naka-spam kasi yung message. Kasi naka-filter siya. But it took a while bago ko siya nakita. Pero kahit pa paano, laking tulong. Sobrang laking tulong ni Facebook. Nag-Jessica Soho pa nga ako before eh. Nag-message ako noon dun sa unang account ko na sana matulungan ako para makita ko man yung father ko. Kahit nakabang ano pa. Pero, wala eh. Walang action. Hindi ko akalain na makahanap nila ako. So yun, ang laking tulong ni Facebook na nahanap nila ako. Sila ang literal na nakahanap talaga sa akin. Kasi nga,
yung totoong pangalan ko, yung nilagay ko talaga sa Facebook that time. Eh, nahanap ko rin si Papa sa Facebook, kaso iba yung pangalan naman nakalagay niya doon. So, hindi ko siya nahanap. Nahanap nila kami kasi alam nila yung mga pangalan namin. Tapos, kilala ako ni Papa. Kasi, sabi ni Papa, ito talaga kamukha to ng mama niya. So, kamukha daw ako ni Mama, anong kabataan ni Mama. Tapos, yung kapatid kong lalaki, ay kamukha talaga niya. And then, alam niyo yung, syempre, alam niyo yung, ano, yung, syempre, makita mo na may kapatid ka pala sa, ano, iba. Syempre, na-curious talaga kami. Na-curious ako if, kasal nga ba talaga? Totoo bang registered yung kasal nila ni Mama? Ganun, gusto ko rin naman malaman kahit paano, kahit sino naman, maging ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi talaga kami naging curious kung ano ba talaga kami. Talagang legitimate na anak. So, na-curious kami. Kumuha talaga kami ng ano, marriage certificate nila ni Mama at ni Papa. Labas talaga doon na kinasal talaga sila. So, legitimate kami ng mga anak. So, magiging ipokrita ako kung sabihin kong hindi. Kahit sino naman siguro magiging curious ka naman, di ba? Ginawa namin yun, inakita talaga namin, registered talaga yung kasal nila. And, hindi naman yun ano eh, hindi naman yun naging issue na kahit meron, meron kaming kapatid sa, ano, dun sa pangalawa niya kinakasama, is, ano siya, hindi namin sila matanggap. Hindi ibig sabihin na galit man ako doon sa parents, or may itinanim akong galit kay Papa, eh, idadamay ko sila. Kasi kung tutuusin, hindi din naman nila ginusto na ganun yung maging sitwasyon nila. So, ano naman, walang bitterness na nangyayari sa mga relasyon namin magkakapatid. Siguro, masabi ko na naiinis sila sa akin or what, kasi nga, yung kumbaga sobrang strict ako sa mga bagay-bagay, kapit matanda na kami, nagbabawalan ko silang ganito, I want them to act as, yung irerespeto ka ng tao. Sobra akong maano sa kanila, para naman, tumuwid yung ano nila, even matanda na sila, pinagsasabihan ko pa rin sila na hindi tama yung mga ganito. Maybe, hindi sila sa akin sa ganun, pero, ako na kasi yung tumayo din kasi bilang pangalawang magulang, even nandyan si Mama, kasi, ayaw kong makonsumisyon si Mama, kasi nga pag yung mga magulang natin, makukonsumisyon, magkakasikit sila, at maaga nila tayong iiwan. Mas pipiliin ko na, ako yung unang nawala kayo sa kay Mama. Oo, kasi alam mo yung gusto kong ipagsigawan kung gaano siya kabuting ina sa amin. Kahit napapalo niya ako before, pasaway kasi talaga ako ate. Naaway ko yung kapatid ko yung sumunod sa akin. Doon po konsumi si Mama. Siguro kasi ganun, dahil pag ate is, yung panganay is babae, sumunod is lalaki, hindi kayo makakasundo. So ganun kami. Pero okay kami ngayon. Kabataan lang talaga namin, mga pasaway talaga. Kukonsumi si Mama sa, pero alam mo yung hindi nag-end up na naghanap si Mama ng iba, tapos napapariwala kami, alam mo yun, hinayaan mo na kami ni Mama na lumaki, saka siya nagkaroon ng ibang kinakasama, which is hanggang ngayon sila pa rin. Wala akong against doon, oo. Kasi nga, nakita ko naman mahal na mahal niya si Mama, kaya ayaw kong makukonsumi si Mama, kasi nga, matanda na siya, senior na siya, so, ako ang nagdi-decision para sa amin, na ano, so, masaya ako na nirespeto nila yun, yung decision ko. Ayaw ko makonsumi si Mama, yun lang talaga, kasi pag ibibigay ko pa yung mga desisyon kay Mama, is makukonsumisyon sa pag-iisip kung ano ang mga dapat niyang gawin. And ganun ang mga matatanda eh, kapag sobra silang stress, baka may mangyari sa kanila. So every year nga lang, magkalayo kasi kami ni Mama, nasa Cebu sila, andito kami sa Bulacan, pero sinusubukan ko talaga na umuwi, na magkita-kita kami every year doon sa amin, para magkakasama-sama kami. So, yun lang. Parang medyo naging okay yata yung dibdib ko ngayon na naiyak ko lang siya. Kasi kanina, kausap ko yung mga kasamahan ko sa Facebook, yung mga taong pinapahalagahan ako, yung lagi ko nakakausap araw-araw. Imbis umiyak ako, pinapatawa nila ako. At akala ko lang is okay na ako, pero nung mag-isa ako, hindi eh. Hindi talaga. Naiiyak talaga ako. Parang gusto kong umiyak ng damag. Kahit hanggang ngayon, sobrang sigit ng dibdib ko talaga, as in. Pero nung naiyak ko na siya, medyo naging okay. Hindi ko alam kung magiging emotional na naman ako nito mamaya, pero, sana maging okay na ako. Grabe. Naging fresh ulit lahat. So, yun lang guys.
Pasensya na kayo, nagdadrama ako ng pinanood na yung kadramahan ko. Isa lang din kasi talaga makukuha yung aral galing sa akin. Is kung meron kayong hinanakit sa isang tao, humingi ninyong ipairal yung ganun, lalo na at mahalaga sa inyo yung tao yun before. Tapos, na alam niyo yung na-convert into samaan na ng loob, imbis mahalaga siya sa iyo, tapos wala na, napalitan na ng galit, baka pwedeng isang tabi mo na yung galit at sama ng loob, ipairal mo na lang yung pagmamahal. Kasi alam mo, hindi mo ma-realize na mahalaga pala yung tao ko pag hindi siya mawala. So yun. Yun lang. So, hindi na ako iiyak. Kakaloka. Hindi alam to ng mga kasamahan ko. I-upload ko to talaga. Hindi naman siguro nila to papanoorin. Pati yung mga kapatid ko, hindi nila papanoorin sa Facebook, ano, sa YouTube. Kasi nag-upload ako lagi sa Facebook at doon ako nagla-live. So, ano, upload ko to sa YouTube. So, hindi nila ito makikita. Baka makita nila ito siguro matagal pa. No, kasi hindi ko masyadong, ano, active sa YouTube. More ako sa Facebook. Pero, ayan, dito ko siya i-upload para nakatago lang siya. Ang memories na din na nitong October 25, 2023, naging dramatic ako sa buong buhay ko. I mean, madramatic naman ako minsan. Pero more kasi ako na, ano, kikita ng tao, nakakilala nila ako na, alam mo yung happy lang. Happy lang talaga kasi ayaw ko nga na, madrama na nga yung buhay natin. Tapos papakita ko pa sa live ko na namumblema ako. Or ano, yung parang masama yung pakiramdam ko. So, lagi nila ako nakikita na kangiti doon. Yung vibes yung binibigay ko sa kanila. And then, mag-upload ako na umiiyak ako or mag-live ako na umiiyak ako. Hindi. Hindi naman ganun. Ngayon lang talaga, sobrang naging emotional ako. Alam ko, maraming na naman na gustong kausapin ako. Maraming concern sa mga followers ko din. Thank you so much. Yung followers ko sa Facebook, may message talaga sila sa akin. Sana okay lang ako. Alam mo yun. So, nakaka-touch. Yung mga tinuring ko ng kaibigan online, message nila ako, okay lang ba ako? I'm here. Mga ganun. Kailangan ng kausap, dito lang ako. Nakaka-touch talaga. Sobra. Kaya, hindi ko ito ipapakita sa kanila. Nasa YouTube na lang para hindi nila masilip. Kasi nga, parang ang pangit eh. Parang nagiging conflict siya sa personality ko na laging masaya. And then, ano, tinumang-maga yung mata ko. Alam mo yung conflict siya sa, parang magiging conflict sa personality ko na nakilala nila ako na happy lang. Tapos, ano, nagdadrama ako bigla. So, ayun lang. Hanggang dito na lang, guys. Sobrang maga na yung mata ko sa, ayun. Ilang oras na ako umiyak? 9. Nang oras na ngayon. Last dose na ng madaling araw. 9 PM. So, ilang oras na ako talaga. Tumatulog talaga yung luha ko. Hindi ko talaga siya mapigilan. Meron isang tao din naman na, ano, gusto kong kausapin. Para mapag-usapan daw namin. Kaso, parang gusto ko lang talagang mapag-isa. Umiyak, kausapin ng sarili. Kasi iba pa rin talaga kasi pag yung nakausap yung sarili mo, pag may ano ka, kasi nai-express mo yan eh. Kasi pag, iba kasi ako, pag nasanay ako na pag may kausap ako, nawawala talaga yung ano ko, yung kumbaga kahit may problema ako, nawawala yung problema kumbaga. Kaya lagi kong nagla-live, hindi, nawawala na yung problema ko. And then, pagtapos ng live ko sa Facebook, pinupuntahan ko sila sa mga account nila, kung sino yung nakikipag-ana sa akin. And then, ano, after that, wala na, mag-edit ako ng video, tapos matulog, pagod na, ganun, pagising ulit, mag-live ulit. Tapos ano, so, parang kumbaga walang space sa akin yung magiging malungkot. No? Wala siyang space sa buhay ko, kumbaga sa ngayon, dahil nga sobrang busy sa pagla-live, tapos mag-edit ako ng video, punta mag, kailangan ko pang puntahan yung mga bahay ng mga taong sumusuporta rin sa akin. Syempre, punta ko yung account nila, manood din ako ng mga videos nila. Hindi lang naman ako basta lang manood. Talagang tutukan ko talaga siya para maintindihan ko yung video. Kukomment ako regarding dun sa video, di ba? After that, good na ako. Wala na akong panahon na mag-ano ng mga negativity, mga ganun. Eh, ngayon lang kasi dahil na-triggered ako dun sa nangyari na hindi ko naalala yung birthday ng papa ko. Mas naalala ko pa yung birthday ng ano, kaya sumama yung loob ko talaga. So, ngayon alam ko na yung sagot. Because, wala kaming memories together na birthday niya. Yun. Yun yung sagot. Kaya nakakalimot ako. Kasi ako, hindi ako ganun kadaling makalimot kapag nakasama ko yung tao. Whatever the happy memories, yun ang natatatak sa akin.
hindi masyadong tumatatak sa akin yung mga bad memories. Kasi mas tinitimbang ko kasi yung mga good memories. Hindi ako ganung tao na may nagkamali lang yung isa na ano, eh magiging pangit na yung tingin ko sa kanya. Hindi ako ganung tao. Mas tinitreasure ko yung mga good memories talaga. Siguro yun nga, yun yung sagot na nasaktan ako ba. Dahil kung saan naman lang, kahit one time man lang sa buong buhay ko, birthday niya, nakasama ko siya. Eh, hindi ko talaga makalimutan yun. Hindi eh. Tapos, hindi pa rin nangyari na sa birthday ng dalawang kapatid ko na yung anak niya sa kinakasama niya before, kinakasama ko sila ng birthday nila. Wala pa eh. Hindi pa nangyari. Kaya minsan nakakalimutan ko talaga. Kailangan ko pang itanong kailan birthday mo. Kapatid ko sila pero hindi naman kasi kami sabay ng laki. So, inaamin ko yung ganun na nakakalimutan ko. Hindi ko talaga personally nakakilala yung tao at nakasama ko sa ganung event. No. Kasi more ako sa ano eh, yung personal talaga o yung nakakausap ko lagi ganun. No. So guys, dito na lang. Kasi pag hindi ko siya ititigil lang ang iiyak at iiyak talaga ako pag may maiisip na naman ako, tutulo na naman yung luha ko. So medyo naging okay na yung pakiramdam ko naman. Iinom po na lang ito ng tubig. Sana mayroon tayong maiinom na something na magpalimot pa para pagising mo wala na. So wala eh, gabi na. Sana mayroon man lang tayong something na mainom dyan na kung ano-anong inumin para kahit pa paano is makalimot tayo. So yun guys, thank you so much sa mga nanood sa video na to. Sana magkaroon ito ng aral sa inyo. So ayun, thank you guys. Thank you so much.